Hi everyone! Again, this is Miss Yana. Sa mga laging nanonood ng mga videos ko, maraming salamat kasi lagi kayong updated or lagi niyong pinapanood yung mga ina-upload ko na videos. At sa mga bago pa lang or ngayon ka lang manood sa videos ko, sana mag-subscribe ko kayo and sana supportahan niyo yung channel na ito. Marami akong mga ginawang videos before patungkol sa mga personal cash loan, kung saan tayo makakuha ng loan sa mga bangko, sa mga lender, or sa mga financing company. Kung gusto niyo makita, i-browse niyo lang or i-check niyo yung may ibang videos na ginawa ko. At kung ang gusto niyo mapanood ay patungkol sa mga online loan app, marami din tayong ginawang mga videos patungkol sa honest review natin sa online loan app. And ngayon, meron akong i-share sa inyo patungkol ito sa student loan or tinatawag na interim student loan. Ito ay para sa mga estudyante, para sa pang-tuition ng mga estudyante. Itong loan na ito or yung tinatawag natin na iStudy product ni Land Bank. Dahil nakita ni Land Bank na nasa pandemic tayo and syempre yung mga ibang parents na apektuhan yung mga trabaho nila, yung mga businesses nila, kaya nag-offer si Land Bank ng isang product wherein makakatulong para hindi mahinto yung pag-aaral ng mga estudyante. Especially nga yung mga nag-aaral sa mga private school na medyo mahal yung mga tuition fees or yung mga miscellaneous fees. Dito, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga eligibility criteria, and aside from that, pag-uusapan din natin kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan nyong isubmit kapag gusto nyong mag-apply dito sa tinatawag natin na interim student loan. Una, ano nga ba yung eligibility criteria? Para sa mga parents, sa mga guardians, or mga benefactors and students of legal age, kailangan Filipino citizen of legal age and established repayment capacity. At ang isa pa sa eligibility criteria, required ang isang co-borrower kapag yung edad ni borrower ay mahigit 60 years old. At isa pa, must have established credit history and good credit standing. Kapag sinasabi nating good credit standing, kailangan wala tayong mga utang na hindi pa nababayaran. Kahit sa ibang bangko ka ng utang, meron kasi tayong tinatawag na CIMA, wherein kapag may utang ka sa mga ibang bangko na hindi mo nababayaran at may mga credit card ka na pinaclose mo or pinacancel mo, tapos hindi mo siya nabayaran, ibig sabihin meron kang negative na credit history. Kaya make sure na lang din na wala tayong mga negative records sa mga ibang bangko or sa mga ibang financing company na nag-o-offer ng loan. At aside from that, dapat daw ho 2 years tayo na nakatira sa present address natin. Or 2 years mahigit tayo na nakatira sa present address. At isa pa na kinoconsider nila, dapat daw ho meron tayong 10,000 or merong matitira sa'yo na 10,000 dun sa income mo after mo nabayaran yung loan mo. At para naman sa co-borrower, not be more than 60 years old and a Filipino citizen. Dapat daw ho yung edad niya ay 60 years old pababa. Kailangan Filipino citizen. At syempre, si co-borrower, dapat din meron siyang good credit history or good credit standing. Yun nga, kapag sinasabi natin good credit standing, wala siyang utang sa ibang bangko na hindi pa nababayaran, or wala siyang close or canceled card na hindi pa nababayaran, or yung mga sasakyan na hindi pa bayad na nagkaroon na siya ng negative credit history. At si co-borrower dapat 2 taon na rin siya na nakatira doon sa present address niya. At para naman sa student eligibility, kailangan Filipino citizen, not over 50 years old at that time of application, and incoming student who are qualified under the admission and retention requirements of school or technical vocational institution recognized or accredited by CED or TESDA or DepEd, of good moral character, and not a current beneficiary of the Universal Access for Quality Tertiary Education Act of 2017, RA 10931, or any scholarship program or of any privilege having free tuition fees. Ito yung mga student eligibility. Pakibasa nyo na lang din and screenshot nyo para kapag gusto nyo mag-apply itong product ni Land Bank, may copy kayo. Ano nga ba yung loan purpose? Itong kay iStudy
for a student loan. Ang loan purpose natin ay para sa pang-tuition ng inyong mga anak na nag-aaral, or if not naman yung mga ibang related fees na para sa school or sa pag-aaral ng iyong mga anak. At isa din sa loan purpose nito ay pambili ng gadget para maka-access yung anak niyo, kasi nga nasa online learnings tayo ngayon. Ano nga ba yung credit facility? Ito ay short-term loan for preschool, primary and secondary, and meron din tayong tinatawag na term loan. Ito naman ay for tertiary. At syempre siguro marami sa inyo yung nagtatanong kung magkano ba yung pwede na mautang, or magkano yung pwede niyong mahiram sa produkto or sa product ni Land Bank na ito. Kasi diba kapag sa mga loan sa bangko, like personal cash loan sa mga bangko, ang pwede nating mahiram usually ay minsan umabot ng 1 million, ng 2 million, pero itong student loan kay Land Bank, yung pwede lang natin na ma-loan, nasa 150,000 hanggang 300,000. Maximum loan amount shall be the equivalent of 1 year or 2 semesters, or 150,000 per student but not more than 300,000. Ilang taon ba natin pwedeng bayaran kapag mag-apply kayo ng iStudy or student loan? 1 year to 3 years, meron dalawang klase na tinatawag. Meron silang tinatawag na short-term loan at yung term loan. Si short-term loan, payable within 1 year. And si term loan naman, payable to maximum of 3 years. Yung terms natin ay nasa 1 year hanggang 3 years. Paano ba yung pag-release or pagkuha doon sa approved amount or loan proceeds? Para sa short-term loan, lump sum and be credited directly to the account of the school. Para naman sa term loan, lump sum per semester and to be credited directly to the account of the school. And ang mangyayari kapag na-approvehan kayo, yung loan proceeds ay ipa-forward mismo dun sa account ng school. Para naman sa financing for purchase of gadgets, yung loan proceeds doon mismo ide-deposit sa account ni client. Pero kailangan mag-open ka ng account mo sa Land Bank kung wala ka pang account kay Land Bank. Kasi doon nila mismo ilagay, doon nila ide-deposit yung loan proceeds. Siguro marami sa inyo ang magtatanong, oo, mabilis lang mangutang kasi gugustuhin lang naman talaga meron at meron kang mga requirements. Mabilis lang i-accomplish yung mga requirements. Pero syempre kailangan nating malaman kung magkano ba yung interest rate, kasi syempre titignan din natin kung magkano yung parang patong. So, meron silang 5% per annum, naka-fix naman ito, or 5% per annum fixed for the entire term of the loan. Pero ito yung isa na medyo mabigat sa kalooban or medyo mabigat sa isang borrower kapag meron tayong loan default, nagkakaroon siya ng penalty. Yung penalty for loan default, meron silang 24% per annum. Medyo malaki-laki yung penalty kapag hindi natin nabayaran yung loan natin doon sa binigay nila na terms. Kaya kailangan kung manghiram tayo, dapat alam din natin sa sarili natin na meron tayong mapagkukunan ng pambayad doon sa loan natin or doon sa hihiramin natin. Kasi kung meron kang mga requirements ng hiram ka and sa tingin mo naman sa sarili mo na parang marami ka pa namang binabayaran, or siguro meron kang mga car loan, ganyan, house loan, and nag-try ka din dito sa product ni Land Bank na ito para sa mga estudyante, and baka meron ka pang mga personal loan sa mga ibang bangko, mahihirapan ka. At kung hindi ka nakabayad doon sa terms na itinakda nila, magkakaroon ng 24% na penalty. Meron din silang other fees. Halos lahat naman kahit sa mga personal loan, meron naman talaga siyang mga ibang fees. Pero hindi naman siya ganun kalaki, parang nasa 1,000, 2,000, 3,000, ganyan lang. Yung other fees nila, loan processing fee and documentary stamp tax. Yung repayment terms para sa short-term loan, principal and interest shall be payable on maturity date. And for the term loan, interest shall be payable quarterly during the grace period, equal monthly amortization, principal plus interest after the 1 year grace period. Ano nga ba yung mga documentary requirements? Pre-processing requirements para sa parents, guardians, or benefactors, or si co-borrower. Kapag may malapit na Land Bank branch sa lugar nyo, pwede kayong manghingi doon or kumuha ng application form. Para sa mga empleyado or salaried individuals,
ito yung mga requirements na kailangan nating ihanda or i-prepare. Certificate of Employment or Contract of Employment or yung tinatawag natin na COE, kailangan yung kumuha sa employer nyo ng Certificate of Employment or kung meron kayong napirmahan na kontrata, pwede rin naman yun. Kinoconsider din nila yon. Hindi nawawala yung proof of income. Para naman dito sa proof of income, para nga sa mga salaried individuals, kailangan natin makapag-submit ng 3 months latest payslip. And yung latest BIR filed income tax or yung tinatawag natin na ITR 2316. Yung ITR 2316 ay pwede nyong makuha sa HR, pwede kayong mag-request doon sa HR ng company niyo. Para naman sa mga self-employed or may mga sariling business, ito naman yung mga kailangan nating requirements na kailangang ihanda. Yung copy of business permit. Sa business permit, meron naman tayong mayor's permit, DTI, meron ding barangay permit. Pero I think yung pinaka-importante talaga, yung mayor's permit. Yung latest BIR, filed income tax return, hindi rin nawawala yung government valid ID. Kailangan naman talaga na meron tayong may present na valid government ID. Yung mga primary ID usually na tinatanggap kapag mag-apply tayo ng loan ay yung SSS ID, UMID ID, voter's ID, passport ID, driver's license, and yung mga PRC ID. Yun usually yung mga valid government ID or primary ID na tinatanggap kapag nag-a-apply tayo ng loan. And yun nga, kasi nga naghahawak tayo or nag-handle tayo ng personal cash loan sa ibang banko, yun yung mga usually na primary ID na tinatanggap. Yung mga ibang ID like PhilHealth, Pag-ibig, ay naka-under siya sa secondary ID. Para naman sa mga estudyante, medyo marami-rami pero mabilis lang naman i-accomplish kung talagang interested tayo na mag-apply ng loan na ito. Admission slip, Form 138, Certificate of Good Moral Character. Ayun yung mga basic na kailangan nating requirements na dapat ma-submit sa land bank. Ano nga ba yung mga pre-release requirements? Opening of land bank deposit account by the borrower where payment of the loan shall be debited. Kailangan nating mag-open ng land bank account kung wala pa kayong account sa land bank. Medyo marami-rami siya. So, mabilis lang naman i-accomplish itong mga to. Mag-open ka lang ng bank account mo sa land bank. And kailangan din nating mag-submit ng schedule of payment of school fees. And the borrower shall give consent to disclose credit information to other banks. Meron kayong pipirmahan na pwedeng may disclose yung credit information nyo sa ibang banko. Kasi nga, yun yung sinasabi ko kanina na kapag meron kang loan, kahit sa ang banko, meron tayong tinatawag na CMAP. Kaya kapag hindi ka nakapagbayad sa mga loan mo, kahit sa ang bangko pa yan, nakikita ho yan. Isang click lang yan, makikita kung itong si client ba na ito ay may negative records or negative credit history. After having completed the enrollment assessment made by the school, student loan applicant may submit their application together with the complete pre-loan processing documents to the nearest land bank lending center. Ayun, kapag nakompleto natin lahat yung mga requirements at kapag handa na tayo, pumunta lang kayo sa nearest branch ni Land Bank at doon tayo mag-submit ng mga requirements. And mag-antay na lang tayo ng approval or mag-antay tayo ng ilang araw para sa pag-process nila doon sa application nyo at makakatanggap naman kayo ng tawag. And mas maganda na rin na i-follow up natin lagi sa bangko para mapabilis yung process ng application nyo. At yun, gusto ko lang din na itagdag na kapag mag-apply tayo kahit anong klaseng loan, kailangan nakahanda or kailangan laging open yung mga cellphone natin para sa tawag na matatanggap natin sa bangko para sa CI kasi minsan kaya nade-delay yung process ng application nyo or minsan kaya parang naging cause pa ito ng pagka-decline ng application ay kapag laging tumatawag si bangko tapos mahirap kang matawagan or walang sumasagot sa mga tawag ni bangko. At ang isa pa na nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng decline, hindi lang sa product na ito ni Land Bank, kahit anong klaseng loan, home loan, maaring sa personal loan, lahat. Kapag sa bangko tayo, kailangan open yung line natin para kapag tinawagan kayo, masagot nyo agad yung tawag para hindi na de-delay or nasa set aside yung application natin. Kasi kapag ganun nga,
na nagkaroon ng delay doon sa application mo or may mga process na hindi pa nagagawa or hindi pa ginagawa doon sa application mo kasi nga mahirap kang matawagan or pati sa mga employer mo kapag nag-verify sila sa employer mo at mahirap matawagan si employer, ayun yung mga reason or isang reason kaya sobrang matagal yung process ng application natin. So, ayun lang, if in case na may mga katanungan pa kayo, lumapit lang kayo sa mga iba't ibang branches ni Land Bank para mabigyan pa kayo or kapag may mga katanungan kayo na hindi pa nasagot sa video na ito, kasi hindi ko naman talaga hawak si Land Bank or hindi ko handle or hindi ako nagpa-process ng loan kay Land Bank. Nakita ko lang siya and I think itong product na ito ay malaking tulong or makakatulong talaga sa inyo or sa mga gustong mag-apply ng loan para ma-finance or para masustentuhan yung pangangailangan ng kanilang mga anak, ng inyong mga anak sa kanilang pag-aaral kasi nga maraming nawalan ng trabaho or maraming panggagamitan ngayon dahil nasa pandemic tayo and sobrang mahirap lang gumalaw. Kung before pwede kang mag-extra dito, extra doon para makaipon ng cash or para magkaroon ng cash, ngayon sobrang medyo limitado yung kailangan natin gawin kasi maraming bawal and syempre nag-iingat din tayo na laging lumalabas. So ayun lang muna for now, maraming salamat at sana may natutunan kayo. I-share nyo ito sa mga kakilala nyo, especially sa mga nanay or sa mga kumpare nyo or sa mga friend nyo na may mga anak na nag-aaral at medyo nahihirapan sa pag-finance nung pag-aaral ng kanilang anak, especially sa mga nagpapaaral or yung mga anak nila ay nag-aaral sa mga private school kasi ang loan na ito talaga ay para sa mga estudyante na nag-aaral sa mga private school kasi nga sobrang mataas yung tuition fees kapag nag-aaral ka sa mga private school. Thank you for watching and please don't forget to click the subscribe button. Please don't forget to like this video and kindly share na lang din. Maraming salamat and bye-bye! Oh, 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 oh